Sa bayan ng Del Carmen, sa Siargao, Surigao del Norte, meron daw nakalubog na pamana ng kasaysayan, isang kampana sa isang underground cave. Kung totoo ito o kwentong bayan lang, tuklasin natin. Lumipas man ang ilang siglo, matunog pa rin ang kwento na sa bayan ng Del Carmen sa isla ng Siargao, may gintong kampana nung unang panahon na itinapon. Ang pilpag binagting, tumutunog po hanggang Surigao del Norte. Bakit inihulog ang kampana? Ano ang nasaksihan nito sa kasaysayan? Higit sa lahat, muli pa ba itong matatagpuan ngayong gabi? Sisisid tayo patungo sa katotohanan. Giganteng gintong kampana nakakabit daw noong 18th century sa lumang simbahan ng katabing barangay na San Fernando. Pero kalaunan, ang simbahan at kampana inilipat sa poblasyon ng Del Carmen. Ang parokya ng Del Carmen, sinaunang tawag niyan ay Numancia, na tinatagyan ng mga Recoletos noong 1622. Lahat ng mga Christian settlements ay nakapaligid sa simbahan. At ang kampana ang sound system para tawagin ang mga Kristiyano sa mga gawaing pansimbahan. Ang extent ng jurisdiction ng mga pare at saka the civil government was only the extent of the sound of the bell. So ang ginawa nila, nagawa sila ng bell, pataasin nila, palakihin para lalaki yung teritoryo na kanilang masakop. Ang tunog ng kampana umaabot daw hanggang sa tawid islang Surigao City na 200 kilometers ang layo. Pero noong 1750s, tinangkaraw sakupin ng mga pirata ang mga tiga Del Carmen. Para hindi makatunog ang mga pirata na may sibilisasyon sa bahaging yun ng isla, itinago ng mga residente ang higanteng kampana. Ayon sa kwento-kwento, inihulog daw ito sa isang dito o cenote o open underground river sa barangay Kangkohoy. Nung nalaman din ng mga sinaunang tao na kukunin daw yung bill, ang ginawa nila, hinulog nila dyan sa may dito na yan. Pinuntahan ng aming team ang barangay San Fernando, ngunit wala na rito ang lumang simbahan. Kasi bago na lang din yung simbahan namin. Ito po yung bill na pangalawa. Simula yung unang bill na napunta nga doon sa Kangkohoy. Pinuntahan din nila ang simbahan sa Del Carmen. Doon nila nakita ang lumang litrato ng bell tower nito. Nakapansin-pansing walang kampana. Ngunit saan nga ba inihulog ang kampana? Ayon sa nakatalang kasaysayan ng barangay Kangkohoy, inihulog ito 60 meters lang ang layo mula sa barangay site, katabi lang ng National Highway. Pinuntahan din ng aming team ang tinutukoy na bito. Nasa 16 diameters ang sukat nito, kulay asul, makinangang tubig at napapalibutan ng matataas na puno. Ito ang bito namin na kung saan hinulog ang kampana. Sa kabila ng mga kwento-kwentong may nakalubog ditong gintong kampana, wala raw gaanong nagtangkang kunin ito dahil sa takot sa mga nagbabantay raw sa bito. Wala rin daw nakakaalam sa eksaktong lalim nito. Sabi ng magulang namin, huwag kayo dumaan dyan kasi malalim na malalim yan. Pag mahulog kayo, hindi na kayo makabalik. Pero ang dating nagmamay-ari ng lupa kung saan naroon ang bito, nakausap daw ang isa sa mga nag-dive dito. July of 1920, pumunta natin ito. May tagkakita ko na nag-kwandi doon, survey. Nag-istorya dito da ko nga, diyaong kuno lagi na butang, diyaong na kampana di na makuha, kay gikuan na sa bato sa nan lupa. Gamit ang lubid at bato, sinukat ni Tatay Sofronio ang lalim ng kanang bahagi ng bito. Basta tayo ka doon pa. Kaya ako mga kakuan dyan itong pagsukod na ako, hunas ba kung taob? Pero naibenta na niyang lupain. Ininakang panadili na makuha, kahit tagpuan na nanabato sa nanlupa. Sa aming pananaliksik, natagpuan namin ang museyong ito sa Surigao, kung saan may isang kampana. Hindi kaya ito ang nawawalang kampana ng bayan ng Del Carmen. More than 20 years ago, we got this
Nandoon ito sa Talahibra, doon sa may provincial jail. Mahawin ito sa Balangiga, even yung sa the mysterious bell in Del Carmen. This is a bell in the Casa Real or the old provincial capital. They should really search because that is part of their past. If they can find that, it's the equivalent na bumalik yung bells doon sa Balangiga na kanila nabalik sa kanila yung kanilang pag-ari that represents a living thing of the past that they can only imagine. Talagang historical na sa amin kung mas makita. Nitong Martes, sinubukan ng mga residente na sukatin ang lalim ng bito. Nagkabit ng underwater camera ang aming team. Makalipas ang 30 minuto, hinila na nila ang nylon. Sir, nasukatan namin yung ilalim ng tubig, 15 feet. Yung lalim, mayroon din putik sa lalim. Para maliwanagan ang alamat na may gintong kampana sa pusod ng bito, kinabukasan, nagkomisyon ang aming team ng 4 na professional divers. Sisisirin nila ang bito. We're gonna use dive computer. This one, gamit namin siya para ma-measure namin yung actual depth. Once we're done with the survey, tapos we will see kung gano'n siya kalalim, tsaka kung ano talaga yung composition niya underwater. Yung gagamitin namin camera equipment, underwater camera, meron din kaming mga underwater torch, iilawan na lang namin siya. Kinakabahan nga ako, baka hindi sila makabalik pag ahon. Makalipas ang 10 minuto. Bale, yung lalim po niya is 6.7 meters. Nang 6.7 meters, katumbas siya ng mga 20 feet. Sa pagkakataong ito, buwis buhay silang sisisid muli para libutin ang ilalim. Matagpuan na kaya ang higanteng gintong kampana. Palalim ng palalim, ang asul na tubig unti-unting napupuno ng putik. Hanggang sa tuluyan nang dumilim. Samantala, sa itaas ng bito, hindi na mapakali ang mga tao. Sa tagal ng 95% nandoon ang kampansa. Matagal ng kwento-kwento rito sa isla ng Siargao na para protektahan mula sa mga pirata ang gintong kampana nung unang panahon, itinapon nila sa isang bito o underground river. Ang tinutukoy na pinagtapunan ito, wala pa raw nakakaalam kung gaano kalalim. Kaya nagkomisyon ang aming programa ng 4 na professional divers para imbestigahan ang matagal nang hinala ng mga taga-isla na meron ditong nakalubog na gintong kampana. Sa lalim na 20 feet, may nadiskubre ang mga diver. Sa tagal ng 95% nandoon ang kampana sa ilalim. May nadiskubre ang mga diver. Mga nakabarang kahoy. Natuklasan din nila na maaaring may mas malalim pang bahagi ang bito. Pero lubhang napakadelikado na raw na sisirin ang bahaging ito, kaya umahon na sila. Sa ilalim ng tubig, sobrang nagiging malabo yung visibility. Sobrang daming kahoy na pag ginalaw namin siya, hindi na namin makita kung ano yung nasa harapan namin. Hindi po namin nahanap yung bell. Yung bell na yon, kung sobrang tagal na siya,
siguro natabunan na siya, nang natabunan ng putek, natabunan ng kahoy. Malungkot. Maasa talaga kami na sana makukuha talaga yung hinahanap dyan sa ilalim. Ang sinotes kasi, yung mga underwater cave system na tinatawag, meron parang ilog sa ilalim ng lupa. Makikita natin mga lugar na limestone. Meron siya mga isda, kaya kasi nga, yung mga sinote, it's an ecosystem by itself. Complex yung butas niyan. So, pag pumasok ka, hindi ka na makakakyat. Tapos marami pa mga cavities doon, mga openings. So, pag napasok ka sa loob, even with our scuba, kung maubos, 100% you'll die. Pero paglilinaw ng local historian ng Caraga Region na si Fernando Almedo Jr., ang hinahanap na kampana, malabo raw na ginto. The only one that will make good sound, silver, brass, even bronze. It will have a dull sound if it's made of gold. Walang value yan, commercial value wala. May collector's value or historical value. Marami pa palang ibang bito sa isla ng Siargao. Maganda yung mga bito and masarap siyang paliguan kasi fresh yung water. Sa ngayon po, hindi pa po siya pinupuntahan ng mga turista. Pero merong mga bito sa Barangay Tuburan na ngayon i-dinidevelop para gawing tourist attraction. Pero may nakapanayam ang aming team na maaring magbago sa kwento kung saan inihulog ang kampana. Dahil ayon daw sa lola ni Inday Flor, ang kampana wala sa tinutukoy na bito. Sabi po kasi ng lola namin, si Remedios, yung kampana daw, nilagay nila doon sa bangka. Hinahabol daw yung ng mga ano. Yung mga kasama daw ng lola namin, inagmumura. Inagmumura kasi maalun. Yun daw dahan-dahan daw na ano, na nadaog. Totoo man o hindi, ang kwento tungkol sa inihulog na gintong kampana, walang duda. Ang kadikit nitong kwento sa kasaysayan at kalikasan ng Siargao, patuloy na magpapasalin-salin, papailan lang at mas lalakas pa sa tunog ng 1,001 batingaw.